Kung may mga kultura, tradisyon na sumasang-ayon sa sunna ng Rasulullah, sa Islam, tatangkilikin natin. Ito ang katayuan natin. Subalit kung may kultura, tradisyon na lumalabang sa sunna o katuruan ng Islam, tatanggihan natin. Mangingibabo sa atin ang Islam. Mangingibabo sa atin ang Quran. Mangingibabo sa atin ang Quran. Dahil tayo ay mga Muslim, nagpapaalipin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nagpapaalipin sa mga kufar, hindi tayo nanggagaya sa mga kaugalian, kultura, tradisyon ng mga kufar. Alayna illa al-balaghul mubin. Pangalawa, binigyan diin ng Rasulullah, ala wa inna kulla shay min amril jahiliya mawdu'un. Anong ibig sabihin? Sabi niya, lahat ng mga pantunan, lahat ng bagay na sumasalungat sa relihiyong Islam, ito ay hindi katanggap-tanggap. Lahat ng jahiliya. Ibig sabihin, ang gabay, patnubay, batas, panuntunan, ay ang panuntunang batas lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala at batas, panuntunan, gabay, patnubay, katuruang pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dito natin makikita pagdating sa pagsunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng ating gagawin, ialinsunod natin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng ating gagawin, kung may nalalabag sa sunna ng Rasulullah, tatanggihan natin. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, halimbawa, sa pag-aasawa, sa pagkakasal, ialinsunod natin ang pamamaraan ng kasalan sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi mangingibabaw ang tradisyon, kultura na lumalabag sa sunna ng Rasulullah. Huwag tayong maging pride sa ating kultura o tradisyon kahit ito ay lumalabag sa sunna ng Rasulullah. Nirerespeto, ginagalang natin ang ating mga kultura at tradisyon. Kung may mga kultura at tradisyon na sumasang-ayon sa sunna ng Rasulullah, sa Islam, tatangkilikin natin. Ito ang katayuan natin. Subalit kung may kultura, tradisyon na lumalabag sa sunna o katuruan ng Islam, tatanggihan natin. Mangingibabo sa atin ang Islam. Mangingibabo sa atin ang Quran. Mangingibabo sa atin ang Quran. Dahil tayo ay mga Muslim, nagpapaalipin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nagpapaalipin sa mga kufar. Hindi tayo nanggagaya sa mga kaugalian, kultura, tradisyon ng mga kufar. Sa paraan lamang ng pagkakasal, maraming panggagaya sa kaugalian ng mga kufar. Mas nagugusto natin ang mga kaugalian ng mga kufar kaysa sa pamamaraan ng sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ang nakakalungkot. Ito ang masakit. Napakarami. Wallahi love you. Napakarami tayong nalalabag. Ang dami sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa sa kaganapan sa kabilang buhay, isa sa pangyayari yung hawl, lawa na ibinikaloob sa Rasulullah. Dadaan kanyang ummah, makikilala ng Rasulullah. Tatawagin niya, halikayo o aking mga umma. Subalit sila inilihi sa Rasulullah. Sasabihin ng Rasulullah yan sa mga malaika, mga anghel, akin ang mga taong yun ay kabilang sa aking umma. Bakit sila nalihi sa akin? Sasabihin nila, hindi mo alam kung anong ginawa nila pagkaraan mo. Ibig sabihin, hindi nila sinunod ang iyong sunnah. Mga Muslim nga sila, pero hindi nila sinusunod ang iyong sunna. Sinusunod nila ang sunna, pamamaraan ng mga artista. Sinusunod nila ang pamamaraan ng mga celebrity. Nagiging proud sila sa kaugalian ng mga kufar. Mayroon silang izza, paniningdigang proud.
sa mga kufa, subalit sa iyong sunna ay wala silang hindi sila naninindigan, hindi nila pinangawakan. Bakos kinahihiyaan, ikinakahiyaan nila. Katulad ng kalagayan sa panahon natin ngayon pagdating sa mga kababaihan. Hindi nag-hijab, hindi nagbebelo. Ginakahiyaan nila, mainit o ano pa ba. Nagsusuot sila ng masisikip. Ginagaya nilang mga artista, mga celebrity. Nasaan ang Islam? Nasaan ang izza, paninindigan natin sa Islam? Nasaan ang pagmamahal natin sa reliyong Islam, sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanungin natin, subhanallah.